Magandang hapon po mga kapatid. Nais ko lang po paalam sa inyo, maaaring nanood kayo sa YouTube noong Sunday sa aking pong pangangaral. Ito po ang aking imiminsahe ngayong hapon. Sana huwag po kayong manabang, ano po, nawa ay patuloy po tayong tumitig o tumutok sa salita ng ating Panginoon sa leksyon na maaaring ibigay sa atin. Nawa ito'y panariwain ng Panginoon sa buhay natin. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Lucas 10. Lucas 10, at babasahin natin ang mga talatang 38 hanggang 42. Ito po ay isang pamilyar na topic sa atin. Marahil ng beses na yung naipangaral yung Pastor Tony o Pastor Mark ang siping ito. Ganito po ang pagkakasabi. Sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, pumasok siya sa isang nayon. Isang babaeng, ang pangalan ay Martha, ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa panan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit si Martha ay naaabala sa maraming paglilingkod. Siya'y lumapit sa kanya at sinabi, "Panginoon, wala ka bang anuman sa iyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako." Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, "Martha, Martha, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit, isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya." Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli lumalapit kami sa inyo. Humingi ng kalakasan na nagmumula sa inyo sapagkat, Lord, pagod kami, mahina kami, Ama. Bagamat narito po kami, gising ang aming diwa, ngunit mahina rin, Panginoon, ang aming pumangalaman. Kaya kailangan namin ang kalakasan na nagmumula sa inyo. Ito'y sa tulong ng Banal na Espiritu. At palakasin niyo rin po ang aming pong pag-iisip, ang aming pangunawa, upang huwag kaming madaya o manakawan ng aming kaaway sa aming isipan. Tunay, Panginoon, ang mga salita ninyo ay higit pa sa ginto at pilak na kailangan namin itong pagkamahalin at pagyamanin. Nawa, magsalita kayo sa puso ng bawat isa ngayong hapon. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pinamagatan ko po itong paano kong bisitahin ka ni Jesus. Paano kong bisitahin ka ni Jesus. Na para ba natin tinatanggap ang ating mabisita kapag tayo nasa bahay? Halimbawa, dumating bigla ang bisita mo ay yung presidente ng Pilipinas, si Marcos. Itagahanga ka ni Marcos. At anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa bahay? Na marami kang alagang aso, minsan may ihi pa, may dumi pa. Anong gagawin mo? Tataranta ka talaga. Dahil hindi basta-basta yung bisita mo, presidente ng Pilipinas. So, minsan magtatago ka na lang o magsisinungaling, huwag siyang patuloyin. Halimbawa naman, ang bumisita naman yung tita mo na matagal na sa States. At kayo makikita ngayon. At alam mong galing States, tsak maraming regalo. Ano pa, paano mo na siya pakitaan? Paano mo tanggapin ang bisita mong ito? Iba rin po, di ba? Kung halimbawa naman yung pinagkautangan ninyo dumating, anong gagawin ninyo? Magsasara ng pinto o magsisinungaling, utusan yung anak, sabihin mo, wala po ito. Ang sabi ng bata, pasensya na po, wala po, sabi ni nanay, wala po siya rito. Well, kung halimbawa, kapatiran naman, medyo nanlalamig ka, hindi ka na umaatin, binisita ng kapatiran. Ano pakiramdam mo? May inis? Manlalamig? Bakit pa dumating dating itong kapatid na ito? Ang tanong, mga kapatid, sa mga bumibisita sa atin, alam kaya nila ang pakikitungo mo sa kanila? Alam kaya nananabang ka? Alam kaya nila na naiinis ka?
kung nagsisinungaling ka. Palagi ko alam, nadadaman nila, nakikita nila sa iyong kilos, narinig sa iyong mga salita, kung anong mga salitang piling-pili na ginagamit. Nararamdaman nila. Paano kung bisitahin ka ni Jesus sa iyong bahay? Paano mo siya tanggapin? Anong sasabihin mo? Anong damdamin ang ipapakita mo? Ang tanong, alam kay ni Jesus ang damdamin mo sa pagtanggap sa Kanya? Palagi ko, alam din ng Panginoon. Kaya, ito pong kasaysayan dito mga kapatid, kay Maria at kay Martha. Ito'y naglalarawan sa atin bilang mga Kristiyano kung paano natin tinatanggap si Jesus sa ating buhay, sa ating bahay, sa ating trabaho, sa ating pagsamba tulad niyo. Tutulugan ba natin? Babaliwalayan ba natin? Paano natin tatanggapin? At dito po, may kita natin, may dalawang klase ng pagtanggap na matutunan natin dito na dapat i-check din sa ating buhay kung ganito rin ba ang ating pagtanggap kay Jesus. Dalawa po ang titignan natin kung paanong tinanggap ng magkapatid na ito, na si Martha at si Maria, eh may lalarawan din ang ating totoong pagtanggap sa ating Panginoon. At tignan natin ang dalawang uri ng pagtanggap nila kay Jesus. Una, unang-una pong pagtanggap nila, kapwa nila tinanggap si Jesus ng may kagalakan. May kagalakan po ang pagtanggap ng dalawang ito. 38-39, ganito ang pagkakasabi. Sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, pumasok siya sa isang nayon. Pumasok ang Panginoon mula sa kanyang pangangaral, hindi siya abala, handa siyang bumisita sa mga taong alam natin nagmamahal sa kanya sapagkat itong magkapatid na ito, kasama si Lazarus, ay best friend ng ating Panginoon. Minamahal niya ito. At katunayan, itong mga tatlong ito talagang nag-alay ng kanilang buhay. Kaya hindi maaring kalimutan ng Panginoon na bisitahin ang mga magkapatid na ito. Hindi ko lang alam bakit wala po si Lazarus rito. No. Pero sabi, nang pumasok siya sa sangnayon, isang babaeng ang pangalan ay Martha ay tumanggap kay Jesus sa kanya. At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Makikita natin dito mga kapatid, may kagalakan silang dalawa na tanggapin si Jesus sa kanilang bukas na pinto. Una, ang pagtanggap ni Martha ay may kagalakang buksan ang pinto ng kanyang bahay. Ngunit si Martha, may kagalakang buksan ang pinto ng kanyang puso. Magkaiba sila. Itong si Martha ay bukas ang pinto ng kanyang bahay. Sa verse 38, karaniwan itong ginagawa natin. Karaniwan ito, hindi ito katakataka o hindi ito kahanga-hanga sapagkat tungkulin natin at gawain natin, hospitable tayo sa mga bisita na kapag kami bisita, talagang nagbubukas tayo ng pinto, masama man ang loob natin, nainis man tayo, ay talagang pinagbubuksan natin. Ugali yan ng Kristiyano na kahit sino ay pwedeng pumunta sa kanilang bahay. At anong pinairal dito ni Martha? Paano niya pinakita na siya'y nagagalak sa pagtanggap kay Jesus sa kanyang bahay? Makikita natin itong kagalakan sapagkat sabik na sabik itong si Martha na dumating at pumasok si Jesus sa kanyang bahay upang mapaglingkuran niya sa pamamagitan ng kanyang masasarap na lutuin. Di ba? Kailangan imbitan ko si Pastor ngayon Sunday, pagluluto ko siya. Karamihan ganoon, di ba? Siguro, ganadong-ganado itong si Martha na talagang bukas ang bahay niya, nagagalak siya na may pakita niya sa Panginoon na siya po ay naghanda sa kanyang kasipagan, sa kanyang gawa ng pagluluto. Mahal niya kasi ang Panginoon. Kayo ba, mahal niyo rin ang Panginoon? Amen. Salamat sa Panginoon. Sana, yun patuloy natin ang ating pagmamahal sa Kanya. May kasabitan. Pero sa totoo lang, ang pagpapakita o pagtanggap ni Martha sa bukas niyang pinto
ay hindi po nagmumula sa puso. Kundi, gusto niya pumasok si Kristo upang ipakita niya na siya naglilingkod sa pamamagitan ng kanyang gawa na pagluluto ng masasarap. At hindi lang naman si Jesus dito kasama. Kasama pa ang 12 apostol. At maaaring may mga sumampid pa. So maraming pagkain ito. Kailangan ni Martha ay double effort, double time ang kanyang pagluluto. Kaya si Martha, dahil sa dami po ng kanyang pakakainin, mga kapatid, eh siyempre mapapagod talaga siya. Nag-worry siya. Ito ba ay kasama, ito ba ay kailangan mapapakain niya lahat. So, bagamat tinanggap niya sa pinto, pero hindi tama ang puso. Meron din tayong ganun sa ating pong bisita. Baka minsan eh, bumisita ko sa bahay ninyo. Dito naman itong kalbong ito. Bakit ba ako pang napili rito? Eh, kaysa isang bangus na lang yung tinago namin. Papakain ko pa sa kanya. Diba? Minsan, ganun ang ugali natin. So, tulad ng pagtanggap ni Martha kay Jesus Christ, yun din minsan ang pagtanggap natin sa ating kapatiran. Sana hindi ganun. Kailangan ay matulad tayo kay Maria. Sapagkat si Maria, bukas na pinto ng kanyang puso ang pagtanggap sa ating Panginoon. May kagalakan din, ang sabi sa 39. At siya may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Kaiba. Kaiba si Maria. Sapagkat nananabik siya, tuwang-tuwa siya, may galak siya na makarinig siyang muli ng salita ni Kristo. Yung salita po dyan, mga kapatid, sa English po is teaching, doctrine. Pero logos ang ginamit, pero teaching. Doon naman sa Romans 10:17, ang ginamit doon na word of Christ is rhema, doctrine din. Ano? Pero ito, ganun din. Ang application dito, gusto marinig ni Maria ang mga aral ni Kristo, hindi siya nananatili doon sa kanyang natutunan lamang. Gusto pa niyang maragdagan ang kaalaman tungkol sa karya ng Diyos. So ano makikita natin kay Maria? Hangad niya ang kanyang pag-unlad sa isang Kristiyano. Hangad niyang lumago pa siya. Di ba yung katulad ng pag-aaral natin kanina? Kailangan makilala pa natin ang Diyos at si Kristo. Sapagkat ang kakulangan sa kaalaman kadalasan napapahamak. Mali-mali ang desisyon, mali-mali ang pinupuntahan, at mali din ang buhay. Itong si Maria, kaya siya nananabik at naupo sa paanan ni Kristo, ito'y nagpapatunay na siya po ay isang malagong mananampalataya. Malagong Kristiyano. Si Maria, si Martha ba? Malago rin ba? Malago rin siya. At kanyang paglilingkod naman ay sa pamagitan ng serving table. No, pagsiserve, masarap yun. Masarap naman yun. Ang paglilingkod natin ay hindi lamang puro sa ating pakikinig, kundi pag-deserve natin sa Panginoon. Ngayon, sarado ba ang puso ni Martha? Bakit hindi puso ang kanyang ginamit, kundi bahay lang, pinto ng bahay? Well, bukas po ang puso ni Martha. Sapagkat wala po nagiging Kristiyano na hindi bukas ang puso. Kaso lang, ang kanyang puso ngayon ay nasarhan dahil sa kanyang kabalahan ng pagpiprepare na panlabas, physical na mga gawain. Minsan yun din po ang problema natin, no? Dahil sa dami nating trabaho, sa ating pagmamahal sa trabaho, minsan busy na tayo, okay? Wala na pong lugar ang Panginoon sa puso natin, kundi pintuan na ng trabaho ang ating inaatupad. Kailangan po balanse. Balanse po ang ating pong pagtanggap sa Panginoon. Tulad ni Lydia, di ba? Si Lydia, naglilingkod siya, tumutulong siya sa mga kababaihan, kasama sa prayer meeting, pero sarado pang puso niya. Ngunit nung buksan ng Panginoon ang kanyang puso, anong nangyayari sa kanya? Naghangad na siya ng salita ng Diyos. Sa katunayan, itinatag ang unang iglesia sa Macedonia sa kanyang tahanan, sa kanyang bahay. Doon nagsimula. Hanggang nadagdag na naman yung mga jailer at ang pamilya ng jailer, nadagdag doon kaya natayo ang iglesia sa Pilipos. Pero kay Martha, hanggang sa paglilingkod sa mga
gawain. Masama ba yon? Hindi. Kaso lang, hindi siya lumago sa paghahangad ng katotohanan. Ang sabi nga 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang na kay Kristo, siya isang bag nila lang at tignan, nagbabago ang lahat. Ibig sabihin, may pag-unlad. Ito si Maria, may pag-unlad siya sa kanyang buhay Kristiyano. Nauuhaw siya palagi sa salita o turo ng ating Panginoon. Now, alam naman natin na ang ating pong pagmamahal sa Diyos, kay Kristo, hindi nababatay sa ating damdamin. Hindi rin nababatay sa ating kung anong pakiramdam natin. Katulad ng araw kanina ni Brother Jojo, Pastor Jojo, na minsan nababatay sa ganun, ano? Kailangan ang pag-ibig natin totoo. Paano ba natin ibigin ang Diyos? Paano ba natin ibigin si Kristo? Sasabitan natin ng sampagitan, di ba? Katulad, ginagawa ng mga tao. Eh, wala naman si Kristo, invisible siya sa ating paningin. Paano natin siya sasabitan? So, paano natin iibig ang Panginoon at ang Diyos? Well, may sinabi ang Panginoon kung sino yung umiibig sa Kanya. Okay? John chapter 14, verse 21 and 23. Tingnan mo naman, sabi. Sa verse 21, siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking ama at siya ay mamahalin ko at palalaguin ko siya. Sabi niya, ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Continue pa rin sa 23, sumagot Jesus, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, kanyang tutuparin ang aking salita. Inulit niya. Sapagkat marami pong nagbabasa ng Biblia na alam yung totoo pero hindi niya ginagawa. Kalahati lang po ng faith yon, intellectual assent lang yon, wala po yung trusting. Kumbaga, in other words, yung repenting, yung pag-repent, no? Faith and repentance, magkakambal po yun. Yung po ibig sabihin sa Hebrews 11:1 na mayroong kang tatanggapin, mayroong kang gagawin. Tatalikuran mo yung katamaran mo, kakalimutan mo yung pagwawalang ng bahala mo, yan pong repentance, upang magpatuloy kay Kristo. Ang sino mang nagmamahal sa akin, hawak niya aking salita at ginagawa. Tatalikuran niya talaga yung kanyang kamalian. At ang sabi, tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking ama. Yun ang the best. Mamahalin ng aking ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama niya. Ito yung layunin ni Mary. Ano Miss Maria? Advanced ang thinking nun. Advanced talaga. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ilang araw na lang ako ay ipapako sa krus. Aba si Maria naghantog agad ng pabango bilang preparation sa imbalsam kay Jesus Christ. Advanced ang kanyang thinking. So makikita natin kung bakit inuna niyang pag-aaral ni Kristo sapagkat nais niyang ipahayag ang kanyang pagmamahal at kalaguan niya sa kanyang pananampalataya. Kaya mayroon pong panlabas na pagpapasako, ito yung paglilingkod natin sa physical na paraan, at mayroon ding panloob na pagpapasako, ito yung pakikinig natin o paglilingkod sa pamagitan ng salita. So yun po yung unang makita natin pagtanggap nila, may pagtanggap silang may kagalakan, kapwa sila. Ikalawa, kapwa nilang tinanggap si Jesus ng may pagsamba. Yung una, kapwa nilang tinanggap si Jesus may kagalakan, ngayon naman, kapwa nilang tinanggap si Jesus na may pagsamba. Sa pagtanggap nila kay Jesus ay may iisang layunin. At ang layunin yon ay ang sambahin siya. Okay? Sa ating pong pagsamba kay Jesus, isang layunin natin ay ang pagsamba. Tandaan, ang pagsamba ay pagbibigay lugod sa ating Diyos. Pagluluwalhati sa ating Panginoon sa kanyang kayamanang pinagkaloob sa atin. Kaya tayo sumasamba sa kanya. Tulad ng kanina sa 10 lepers, ano?
isa lang ang namulat sa katotohanan, bumalik siya upang magbigay lugod at sumamba, magluwalhati sa Panginoon. At yan pong layunin kung bakit tayo sumasamba para luwalhatiin ang ating Panginoon, bigyan siya ng papuri, bigyan siya ng lugod. Ang pagsamba natin, mga kapatid, ginagawa natin Lord's Day tulad ngayon. Ito yung utos ng Panginoon sa atin, yung pagsamba sa Kanya. Pero ang buhay natin ay pagsamba din, labas po ng Lord's Day. Mula Monday hanggang Saturday, pagsamba rin ang dapat gawin natin, ano man ang ginagawa natin. 1 Corinthians 10:31, ano man ang iyong ginagawa, ni umiinom ka, kumakain, gawin ang lahat sa pagluwalhati sa Diyos. Now, ito po yung ginawa ni Martha. Ang pagsamba ni Martha ay sa pamamagitan ng kanyang gawa. Masama ba yun? Sarado ba ang puso ni Martha? Hindi po. Bukas na rin siya. Pero dahil sa kanyang kabisihan, sa kanyang trabaho, nasasarahan po ang puso niya sa ating pagsamba sa Diyos. Now, tignan natin. Yung pong pagsamba at paglilingkod, iisa lang po yun kung ating titignan sa Romans 12 verse 1. Ang sabasahin lang natin, Romans 12 verse 1, ganito ang pagkakasabi. At, Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Okay? Paglilingkod yon. Pag sinabi paglilingkod, either sa loob na iglesia, bilang isang deacon, bilang isang pastor, bilang isang treasurer, ano man paglilingkod natin to, member ka, naglilingkod ka sa iba't ibang paraan, kasama yon. Pero, sa kabila ng paglilingkod, kung tawagin yan ay pagsamba. Sa English, a reasonable worship, no? Pagsamba rin yon. Kaya, ang ating pagsamba, hindi lamang araw ng Sunday, kundi maging sa buong araw natin sa isang linggo, ano man ang ginagawa natin. Ginagawa natin to alang-alang sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Si Martha po, siya po ay sumasamba sa pamamagitan ng gawa. Sa kanyang gawa. Si Martha naman, ang kanyang pagsamba ay sa pamamagitan ng pakikinig. Pareho po yung katanggap-tanggap sa Diyos. Isang privilege po na makapaglingkod tayo sa Panginoon, makasamba tayo sa Panginoon, lalo na pag Sunday, hindi lang Sunday, kundi maging sa ating buhay, sa ating mga pagtuturo, tulad ng pangangaral, tulad ng pagsuserve, tulad ng paglilinis, isa pong bagay yan. Lahat ng ito'y kalooban ng Panginoon, subalit kaiba kung ito'y haluan mo ng galit. Kay Martha, tinatanggap ng Panginoon yung kanyang pagsuserve, pag-worship sa Panginoon sa pamagitan ng pagluto na masarap, kaso lang may galit sa puso. I-apply natin sa ating mga trabaho, maaaring ikaw ay talaga masipag ka, hinangaan ka ng boss mo, pero naiinis ka sa kasama niyo dahil pinababayaan ka. O di kaya, mas gusto mong lamangan yung kasama mo, kaya naglalapit ka ng uso sa Panginoon. Again, hindi yan kasama. Nagiging hindi katanggap-tanggap. Iba ng pagsamba yun. Kung may halong galit, inggit, selos, may pagpamungha pa sa iba o pagmamayabang. Ito hindi tiyak na tinatanggap ng ating Panginoon. Kaya katulad ni Pablo sa kanyang sulat sa Pilipos, di ba? Lahat daw ng maaari niyang pakinabang ay tinuturin niyang kalugihan. Pantao kasi yung damdamin yun. Dahil ano pa man. At saka isa pa, ang sabi ni Isaiah sa atin, lahat ng ating mabagagandang ginagawa, halimbawa nagpipreach ako, Bible study, sige pastor, sumuyin mo ako kaysa anong dalhin. Pero palang araw, malalaman mo. No?
mayroong hindi tamang puso. Ang sabi sa Isaiah 64:6, lahat ng ating righteous deeds, basahan lang yan. Alam niyo kung ibig sabihin nun sa English, kahulugan talaga, basahin natin. Sabi rito ni Isaiah, kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Alam niyo po ba sa original Hebrew yung maruming kasuotan? E tulad daw ng pinagbihisan ng babae sa menstruation. Ganun katindi. Doon ikinumpara ang ganda matuwid nating paglilingkod sa Diyos kung mayroon tayong masamang puso. Ginagawa natin ito para mainggit yung iba, ginagawa natin para magselos ng iba, ginagawa natin para pamukhaan sila, ginagawa natin ito dahil masamang motibo. Anong pakinabang mo? Naglilikong ito na, pero masama naman loob mo. O di kaya may hangarin kang iba. Baka gusto mo nung palitan si pastor. Hindi maganda yun. Lahat yan ay parang pinagpalitan ng mga babae. Ang sabi dyan, maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Meaning to say, may consequence. Kapwa silang nagbukas ng pinto, si Martha at si Maria, parehong nagagala. Pero may sama ng loob kay Martha. Basura lang yan. So ang tanong natin, ano ba ang nagpagulo sa isip ni Martha sa kanyang trabaho? Bakit masama ang loob niya sa kapatid niya at pinagsabihan ng Panginoon para mga Pentecostal na yun, in the name of Jesus! Diba? Inutusan yung Panginoon eh. Panginoon! Patayin mo yan! Well, anong naging problema ni Martha? Tingnan natin kung anong nakita ni Jesus Christ. Ano na-observe niya? Verse 14. Ngunit si Martha ay naaabala sa maraming paglilingkod. Siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya, natulungan mo ako. Ano po yung nakita ng Panginoon? Malayo ang puso ni Martha sa kanyang paglilingkod. Bakit po? Sa sobra pong sipag. Sa sobrang sipag niya, inaangkin niyang kapurihan. Hindi masama ang masipag. Pero, kung ang kasipagan mo ang siyang mag-uudyok sa iyo para magalit sa iba na hindi ka tinutularan. Di ba mayroon tayong ganun eh? Kahit sa mga anak natin. Ikaw talaga, ang hina ng utak mo. Hanggang iyon, plus one, equals 11, magbihira ka. Hindi ka tumulad sa kapitbahay nating anak dyan, ang talitalino. Eh, kinukumpara natin, no? Kasi anak mo naman eh, 13 years old na, 1 plus 1 equals 11. Hindi po tama yung ating ginagawa. At ito ang naging nangyari kay Martha. Panginoon, ako lang bang masipag? Ako lang bang mayroong pagmamalasakit sa inyo? Mahal ko kayo. Pero itong kapatid ko, nakaupo lang. Hindi nagmamalasakit sa inyo? Minsan, aminin ko sa inyo, no, kami, ako yung ng Pentecostal pa, mga kapatid. Nag-iisa lang din ako. Alam ni Pastor Tony yan, outreach, kaya nakapag-delegate na ng ibang kalalakihan, sila Rudol. Dahil sa church, meron mo lang Monday hanggang Saturday, lahat may gawain yan sa church. Burnout talaga. Kaya sabi, ako lang ba talaga ang lalaki dito? Kaya pinipilit ko yung mga kalalakihan na mangaral. Pero salamat naman, pastor na po ngayon, yung isa. Dalawa pala. Tatlo pala. Yung pastor na. Pero, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos yun. Inako mo lahat ng gawain, tapos magreklamo ka.
Kaya nag-repent po ako doon, mga kapatid. Pinagsisihan ko yun. Minsan yung kasipagan natin na wala sa lugar, nagiging balakit sa ating totoong paglilingkod. Gusto nating makita tayo sa ating ginagawa. Matthew chapter 6 verse 24, ang sabi nga, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ng ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at tahamakin ng ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Naging dalawa ang pinaglilingkuran ni Martha, yung kanyang kasipagan at ang sa Panginoon. No one can serve two masters, sapagkat iibigin niya ang isa, tatalikuran niya ang isa. Sa totoo, dito, may kita natin na self-centered si Martha. Gusto niyang siya ang hangaan, siya ang sambahin sa kanyang sarili. Pero si Maria, bukas ang puso niya sa Panginoon. Andun yung pagmamatcha. Hindi ko sinasabing masama ang maging masipag at masama ang paglilingkod. Nagiging masama ito kung hindi tama ang puso. Kung hindi tama ang puso. Nakikita ng Diyos ang puso natin. Nakikita niya. So anong nakikita ni Jesus? Nakikita ni Jesus mabigat ang puso ni Martha. Kaya sabi niya sa verse 41, sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Martha, Martha, nag-aalala ka ng maraming maraming bagay. Nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Huwag mo masyadong i-busy sarili mo. Huwag sa isa lang. I-balance mo. Dapat laging una ang Panginoon. Tandaan niyo yun? Na-drawing yung Pastor Tony yung hub. Di ba? Yung gulong ng bisikleta, may spoke yan, di ba? Kompleto man ng bisikleta ng spoke na yan, kung pagugulungin mo sa ganung klase, hindi gugulong yan. Lulubog yan, magpaplak. Anong kulang? Yung hub sa sentro, di ba? Kailangan ikabit lahat yung spoke doon sa hub, nang sa ganun, kahit karga ng isang sakong bigas, kayang-kayang pagulungin yan. Kung wala po ang Diyos sa sentro natin, ang magiging priority natin, halimbawa, pamilya, trabaho, education, lahat, pamamasyal, yun ang magiging sentro. Ang dapat nating sentro o priority sa buhay natin must be Christ. Lahat po nung ating ginagawa sa araw-araw sa buhay natin, pangalawa lang po yun. Pamilya, anak, pangalawa, laging nauuna ang Panginoon. At ito ang hinanap ni Maria, iisa. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya sa 42, subalit isang bagay ang kailangan, pinili ni Maria ang mabuting bagay na hindi kukunin sa kanya. Kasi pag kinuha sa kanya yon, bagsak lang buhay niya. Walang lakas. Kaya napakalaga ng ating pong paglilingkod sa Panginoon na sa puso palagi. Ang Diyos ang ating minamahal. Dahil dito, napapabayaan ni Martha ang mismong kalooban ng Diyos. Si Maria, ang pagsamba niya ay sa Espiritu. John 4:23-24, di ba? Ang sabi dito na ang hinahanap ng Ama na mananambahan. Sino ito? Ang sabi, John 4:23-24, subalit dumating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang hinahanap ng Ama na sumasamba sa Kanya ay sa puso, kasi maliit na Espiritu yun, ha? Hindi yan the Holy Spirit, but yung man's spirit, ang puso natin at ang katotohanan, the Word. Yun ang hinahanap ng Ama. Na sa pagsamba natin, andun talaga yung Word sa Kanya. Tinataglay natin at tinutupad natin. Yun ang hinahanap
ng ating Ama. At yan ang ginagawang pagsamba ni Maria. Kaya nga, ang pinakamalaga talaga sa atin sa turo ng ating Panginoon mula sa Genesis hanggang Revelation, mababasa natin sa pakikipagharap niya kay Satan sa temptation. Matthew chapter 4, verse 4. Diba? Man shall not live by bread alone. Basahin natin pa huwag tayo magkamali. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang. Na huwag natin kalimutan yung lamang. Ibig sabihin, huwag tayong manatili dyan sa tinapay na yan na binibigay ng mundo. Mayroon pang higit dyan. Lamang, mabuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Alam natin ang tukso rito, di ba, na pangaral natin last karang buwan. Nang tinapay yung bato rito, ito yung tumutukoy sa pag-asa ng sanlibutan at gawing hanap buhay, gawing tinapay pagkain physically sa panahong ito. Pero pwede na tayo magtrabaho, yung kinabubuhay natin, tinapay natin, pero hindi tayo tatayo dyan kung wala ang salita ng Diyos. Tulad kanina sa aral ni Brother Jojo, lahat po ng mga temporal things, mananatili yan. Ano mang yaman mo, anong ganda man ang buhay mo, hindi mo madadala yan, kundi yan ang magtutulak sa impyerno. Dapat yung pong salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang labi. Meaning to say, yung kanyang pagtuturo, dapat lumago tayo sa pagtuturo ng salita ng Panginoon. Dapat tignan natin ang salita ng Diyos, ang pangangaral, ang pakikinig ng salita ng Diyos, more than gold and silver. Wala na pong gaganda ron ang salita ng Panginoon, higit pa sa ginto at pilak. Sapagkat ito po, mga kapatid, ang sabi po sa John 17:3, kapag tayo patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon, malalaman natin ang katotohanan, makikilala natin ang Diyos at si Kristo. At ang pagkilala sa Diyos, ang sabi rito sa John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na may natunay at si Kristo Jesus na iyong sinugo. Eternal life po ang makakilala sa Diyos at kay Kristo sa ating buhay. Kaya yung pong tinapay sa mundong ito, inaalok. Sabi ng Jesus Christ sa John 6 na huwag kayo maghahangad ng tinapay na pangtian lamang, kundi hanapin nyo ang tinapay na nagbibigay buhay na walang hanggan. And this is, ito yung pagkain, salita ng Diyos. Sapagkat sa salita ng Diyos, makikilala natin ang higit ang Diyos. At ang pagkakilala natin sa Diyos, yung po yung kalaguan natin sa pamumuhay, kabanalan at katwiran. At ito po ang sinabi ni Jesus na isa ang kailangan at yun ay pinili ni Maria. Sana yun din po ang ating piliin. Sapagkat ang sabi ni Kristo, kung kayo'y nagpapatuloy sa aking salita, tunay na kayo'y aking alagad. At ano mangyari? Malalaman nyo ang at ang katotohanan ang makapagpapalaya sa atin. Lahat po ng mga mali-mali nating buhay, ugali, ano pa man, makakalaya tayo dyan sa pamagitan ng katotohanan ating matututunan. Kaya napakalaga po ang piliin ang salita ng Diyos. Kaya nga sa ating pong pagtatapos, kung kayo po ay walang pang tamang relasyon sa ating Panginoon at kayo nakakapakinig na, eh tinanggap niyo na ba ang Panginoon? Alam natin, John 1:12, sabi ron, ang sino mong tumanggap kay Jesus, binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Pero huwag natin tandaan yung pananampalataya. Kaya siya tumanggap dahil may pananampalataya na. At sino mang tumanggap na sumampalataya sa kanya ay binibigyan ng karapatan. Kaya hindi po yung altar calling, tanggapin mo si Jesus.
Kaya siya tumanggap dahil may pananampalataya na. At binigyan siya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ngayon, kung kilala mo na si Jesus, ngayon naunawaan mo na yung sarili tulad ng alkan ng umaga, Brother Joe, na kung alam mo na wala ka talagang magagawa tulad ng ketongin, wala ka nang matatakbuhan talaga. Katulad ngayon sinabi niya, yung anak niya, may pera naman sila, mayaman si Aranete. Di ba? Amen. Pero pagdating sa anak, walang doktor makapagsasabi anong karamdaman niya. Wala siyang sagad, wala siyang alam. Kaya sabi ko sa kanya, Brother Joe, baka spiritual na yan. Pero may spirito siya sa kanyang puso, nakinig yun. Nagkaroon sila ng muling bonding, nagkaroon sila ng pamilya, ng kanilang dibuso sa Panginoon. Di nagtagal, gumali yung anak. Diba? Kung wala ka na talaga magawa eh, sumuko ka na. Kung naunawaan mo ngayon na tinatawag ka, huwag mo nang pakawalan, kaibigan. Sumampalat, tanggapin mo na sa Jesus. Bakit? Mayroon ka ng pananampalataya. Tanggapin mo siya. At sa atin naman mga miyembro na, mga mananampalataya at mga Kristiyano. Paano tinatanggap si Jesus kung binibisita kayo sa inyong trabaho? Paano yung ginagawa trabaho nyo? Kayo ba ay nagtatrabaho dahil kayo naglilingkod sa Panginoon? Kung nagtatrabaho kayo dahil para lang sa inyong manager? Do all for the glory of God. Sambahin siya. Kilalanin siya. Wala tayo. Sabi nga ni Pablo, ako'y naging ako dahil sa biyaya ng Panginoon. In Him we live and move and have our being. Bagamat context ng Revelation 3:20, nang sabi doon, ako'y nakalabas, nasa labas ng pintuan ninyo at ako'y kumakatok. At ang sino mang dumilig sa akin at magpatuloy, ako'y makakasama niya sa hapunan. Ang context noon sa Revelation is tungkol sa iglesia ng Laodicea. Ang Laodicea, mayaman, marami silang ari-arian. Pero yung ari-arian ito, ang siyang nakapagsara ng kanilang puso. Bawat miyembro sa iglesia ng Laodicea, sarado ang puso dahil sila'y asinsado sa buhay. Masarap ang buhay nila. Kaya nga, ang Panginoon ay kumakatok sa iglesia yon. Pero gamitin natin sa ating individual. Mayroon bang nakapagsasara ng iyong puso ng higit na kagalakan kaysa sa pagtanggap kay Jesus? Kumakatok siya. Kumakatok siya. Tayo pumuhu bukas. Bakit? Binuksan ka na ng Panginoon sa una pa lang. Tungkulin natin na maging bukas tulad ni Maria. Sana nga po, tanggapin niyo si Jesus at huwag niyo ng pakawalan. Amen? Amen. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyo pong mga salita. Muli pong sinariwa ninyo ang aming pong relasyon kay Kristo. Ang aming pananampalataya, ang aming buhay na tugtungan sa Kanya. Nawa nga po, napatibay ito, napalago ito sa pamagitan ng mga salitang aming napag-aralan. Lord, hindi po masama ang maglingkod, physical, sa Panginoon. Sumasama lamang ito kung mali po ang aming puso. Even po sa pagkikinig ng salita, napakabuti ito. Ngunit kung ito po'y sinasamahan namin ng katamaran at walang pagpapalaga, ito rin po ay hindi karapat-dapat. Kaya tulungan niyo kami, Ama, na hindi lamang bukas na pinto ng aming tahanan ang aming buksan, maging bukas na aming pinto ng aming puso ay laging bukas para sa iyong salita. Aming salamat po, Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.